Hello, hello mga ka-happy growers! Nandito tayo ngayon sa Villasis, Pangasinan. So, titignan natin ngayon yung isa sa mga sinetap natin na lab dito sa Reotutar's Institute of Science, Arts, and Trades Incorporated sa or RISATI dito sa Reotutar's Garden and Garden Resort. So dito, they are producing agricultural crops and horticultural crops guided by yours truly, Don Galimba, through Harbest Tissue Culture Laboratory. Doon sila nag-train before. So bigyan ko lang kayo ng idea. Nag-set up sila dito ng laboratory for, syempre, for the training for ATI and TESDA and other government institute na pwedeng mag-provide ng training sa mga individuals, farmers, students, and individuals na gustong magkaroon ng idea or skills or kaalaman with regards dun sa alternative plant tissue culture. Ngayon, bibisitahin natin yung laboratory nila. Ano ba yung ginagawa na nila ngayon? Tsaka, kumusta yung laboratory nila? Dito kasi, nag-start sila ng nag-setup sila way back August lang, no? Natapos yung setup nila ng August 2022, last year, and nag-start lang sila around mga 40 bottles lang or cultures. And right now, i-check natin kung ilan na yung mga cultures nila dito. So dito, as you can see, restricted area, hindi tayo nakalockdown kasi hindi naman sila magdito dito. And then, dito sa area nila dito, ito yung kanilang media preparation room. Ito yung dito sila nagluluto. They have the pressure cooker, no? Yung all-American brand pressure cooker nila. Andito naman yung table nila. Tignan nyo dyan. Medyo magulo lang kasi kakatapos lang ng activity namin kahapon. Dito na kami nag-acclimatize ng mga plants. So, ayan. Mga guidelines nila. Meron din silang mga posting ng mga media preparation formulations nila, no? And then, syempre, dito yung sink. May sink sila dyan pag nagdi-decontaminate sila. And then, comfort room. Syempre. And then, dito naman sa area natin dito. Dito sa area nila dito, ito yung kanilang storage area, no? Para hallway lang yan. Pero, i-improve nila yan kasi gagawa nila ng sliding para hindi makalat tignan. Pero naka, kahit pa paano, naka, ano naman siya, naka-categorize naman siya. Nasa yung glasswares, nasa yung mga stock solutions, chemicals, and consumables, and agars, mga takip, pati yung mga medium na ginagamit nila. Depende kung anong klaseng medium siya, no? Kung saan siya ginagamit. Naka-ano naman siya, naka-categorize siya. So, yan yun. And then, before tayo pumasok dito sa loob ng transfer room, dito sa area nila, dito naman yung kanilang hallway, no? Diyan yung office nila, kung may mga visitors, diyan yung entrance, and at the same time, meron din silang wash area dito para yung mga visitors na pupunta, maghugas muna ng kamay bago pumasok dito sa transfer room natin or sa mismong laboratory natin. Siyempre, andito yung kanilang, yan. Itaw dyan, guide. Kung nasan yung area na media prep, contamination area, deflasking area, culture room, and transfer room. So, dito yun sa kabila. Okay, so as you can see, dito sa labas, yan, may mga nagkuklon ng mga, may mga OJT sila, nagkakantak sila ng OJT. So, heads up sa mga state universities and colleges here in Pangasinan or near Pangasinan, they conduct OJTs for not only for plant tissue culture but also sa different areas nila dito. Napakalawak na itong RISATI na ito dahil since it's actually one of the national extension service provider ng ATI, masyado siyang malawak in terms of the training na kaya nila, na kung ano pa yung in-cater nila. So, pero for now, itong vlog natin, it's good for this kind of, ano lang muna, laboratory. Sa, ikot muna tayo sa laboratory nila. Okay, so ito yung mga OJTs nila from Dimsu. I'm not sure kung ano yung Dimsu na check ko na lang sa link. Ilagay ko na lang sa link. And then yung mga employees natin.
ng sa lab. Ayan, nagkakandak sila ng seed culture ngayon. Siyempre, tinuruan ni yours truly, Tong Galip. Yeah. Okay. So, eto sila. Here's Sir Jeff, yung head ng laboratory, together with dalawang pioneer ng laboratory natin, si Sir Roms and si Miss Lynn. And anong name mo? Jo Marie and Patricia. Miss Patricia from Dimsu. Dimsu is what? It's Don Mariano Marcos Memorial State. Don Mariano Memorial State University. Sa South La Union naman yung branch nila. So, meaning hindi yun yung main branch? Second sa main branch. Okay. Okay. Thank you. So, dito sila nagkakandak ng reflasking. They do reflasking ngayon or subculture of? Anong klase yung meeting? Anong klase nila naman? Lakatan. Musa or banana lakatan ang kinuklone nila dito. And then, ito naman ang culture area nila. So as you can see, sliding door yung mga pintuan natin para at least walang pumapaypay na hangin, no? Ito. They started their outputs. They started way back August 2022, tulad na sabi ko kanina. Ngayon, they already have... Kompleto yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 layers na around... I think it's 4 meters ang haba, no? And then this one is around 6 meters naman. So na-occupy na nila yung dalawang shelf. So most likely nasa around 3,000 plus na or 3,190 plus to be exact yung kanilang mga outputs ngayon. They have a vanilla, variegated banana, variegated, no? Grabe. And some ornamental plants and agricultural crops. So halo-halo kasi dito through Harbest Tissue Culture Laboratory na ginaguide nila before, since dun sila galing sa training, ngayon kaya na nila mag-stand alone. So they conduct also training na for plant tissue culture na eventually ibibigay ng government agencies like ATI, TESDA, no? Kaya nakakatuwa kasi since isa sila sa mga national extension service provider, kaya napabilis yung approve sa kanila na mag-train funded by some government agencies. Okay? So, napakadami yan, guys. Yeah. And then, ito naman yung deflasking area nila. Meron sila, dito sila nag-aaking matay sa kwarto lang siya. And at the same time, the flasking area / emergency exit. O, diba? Double purpose siya. So, napapansin nyo, ako naka-lab gown lang ako kasi... Ay, ako na, hindi ako naka-lab gown, I mean. Kasi, kompante kami na hindi kami nagkakaroon ng mataas na rate ng contamination kasi sa tinuturo din namin protection na din sa loob ng bote na at least, basta ang mahalaga, sterile yung bote kahit hindi masyadong sterile yung environment dito sa lab. So, ito yung next technology kasi na pwede namin ma-provide sa inyo with regards dun sa alternative plant tissue culture technology na tinuro rin sa amin ng mentor namin. Okay. So, dito sila na de-deflask or nag-a-acclimatize para eventually, so since bago pa lang sila, nagkuklone pa rin sila kaya wala pa sila masyadong output. No? Eventually, nailalagay natin dito sa acclimatization area. Dito sa acclimatization area na to, dito natin inilalagay yung mga ina-acclimatize natin mga plants or yung mga sinasanay natin or binababa natin yung relative humidity from 100% na nasa loob siya ng bote, gawin natin siya 60% para at least mag-adapt siya sa natural environment niya. And then, after nun, hihimay-himayin namin siya sa pag-acclimatize, gagawin na namin siya per pot, and then itatransfer na natin siya dito sa grow out and hardening. Dito sa grow out and hardening na yan,
Diyan, sliding door dito. Yeah, sliding din. Diyan na namin ilalagay for grow out na. Hintayin lang namin siyang lumaki. And then, itatransfer na namin dito sa saleable plants. Yung saleable plants, parang kumbaga meron lang silang sariling basket na kukuha na lang sila diyan ng ano, ng different plants, no. Masyadong maliit lang to, pero i-extend pa namin 'yan as time goes by, tsaka maglalagay din kami ng extension dito sa kabilang tabi niya kasi sobrang laki talaga at madaming crops yung kayang i-cater ni RISATI Tissue Culture Laboratory. So, ito yung entrance nila, guys. Tissue Culture Laboratory. So, ito yung kanilang outputs. Yan, mga acclimatized, instead na may mga extra space pa naman dun sa loob, sabi ko, dyan muna ilagay. Kasi sayang sa ilaw. Para ma-accommodate din yung mga inacclimatized nila kahapon. Yan, yung mga naka-microwave na yan. Kasi sayang eh. Kaysa ilagay natin kagad sa acclimatization area na kulang naman sila sa ilaw masyado. Okay. So, I encourage you guys na once na mag-visit, pumunta kayo sa Villasis sa Carmen or sa Rosales, Pangasinan, encourage you to visit Reotutar's Institute of Science, Arts and Trades Incorporated. So you, at least you have an idea na meron pa lang existing laboratory dito. Tsaka at the same time, tourist spot siya, agritourism siya kasi meron din silang butterfly garden, meron silang mga wood vinegar production dito, yung bagong technology from Japan. Heads up sa inyo, Sir Marlon and Sir John. Gagaling nila. Pati si Sir Gilbert, thank you din po. And guys, pati sa mga other facilities nila, welcome na welcome kayo. At dun sa pinakadulo, meron din silang resto doon para at least makakapag-unwind kayo. Ang pinaka-best attraction dito, bukod sa laboratory and the butterfly garden, is the the Festival of the Philippines. So doon may mga festival na makikita nyo, yung mga kung ano man yung festival na nakikita natin dito sa Philippines, no. Meron silang mini festival na gayang-gaya din, kaya mas magandang mapuntahan nyo siya, guys. Kasi I assure you, sulit yung punta natin, punta nyo dito. And at the same time, kung gusto nyo magpahinga, since ito actually a garden resort, meron silang mga small hotels. And syempre, swimming pools, may slide, pambata, pambatanda, and some cottages. Para at least kahit paano makapag-unwind sila, makapag-relaxing sila. Tsaka nagkakandak din sila dito ng events, wedding events, binyag, and other events na pangmaramihan. Kasi marami rin silang mga halls dito na pwedeng gamitin. And bukod sa, hindi lang siya basta-basta hall. Magandang klaseng hall na I assure you, hindi naman kayo pagpapawisan. Tsaka comfortable kayo. Lalo na parang, kumbaga, one-stop area siya for agritourism, knowledge, or para matuto yung mga kabataan or individuals like tissue culture, butterfly garden, and syempre, resort, no? So yun, sana mag-enjoy kayo once na pumunta kayo dito. I really recommend this area na isa sa mga revolutionary area for in Villasis, Pangasinan in terms of sharing of technologies, knowledges, and facility na dito nyo lang makikita alternatively. Okay, happy growing, guys!